Today is January 16. Good morning, Nak! Tingnan mo, ha? Good morning! Ayan, coffee ko brown. Ginagamit ko rin siya sa iced coffee ko. Gising ka na pala. Ami kilikili? Ami... So today is 17th of January. Ang araw na ba? Tuesday. Pangalawang araw ko na sa work. Bumalik ako sa work kahapon. Alas 5 na mga 5:46 na ng hapon. And ngayon katatapos ko na maligo. Kasi ang pasok ko sa trabaho is 6 p.m. to 3 a.m. Kanina nga pala, binenta na namin yung crib ni baby. Papakita ko sa inyo yung crib na sinasabi ko. So, yun yung crib na sinasabi ko. Binenta na namin siya kasi ayaw na ni baby gamitin. Ayaw na ni baby dun. Parang 1 week lang yata niyang ginamit yun. 1 or 2 weeks lang. Gusto niya katabi niya kaming matulog. Kaya, hindi na namin siya sinasakay dun sa crib. Eh, nakaharang lang naman dito sa bahay. Hindi naman kalakihan yung bahay namin. Kaya, kapag may gamit kami na hindi ginagamit, binibenta kaagad namin. Actually, dami pa dito na gusto kong ibenta na hindi na namin ginagamit. Para lumuwang itong desktop dito. Dalawang desktop yung gusto kong ibenta. Kasi masikip na rito sa workstation namin ni Jam. So, gusto ko rin ibenta. Tapos may printer din dito na hindi naman namin na-maintain. Di kami marunong maglinis or mag-fix. Medyo, may problema yung yung ink. Tingin ko papalinisan lang naman yun, tapos okay na. Gusto rin namin siyang ibenta kasi hindi na naman siya ginagamit. Yung kwarto na pinagtatrabahuan namin dyan, katabi lang ng kwarto na tinutulugan ni baby. So, pag narinig namin siyang umiyak, pwede kaming pumunta kagad dun. Hanggang ngayon kasi hindi pa kami nakakahanap ng babysitter. Naghanap kami ng babysitter dito lang sa loob ng KS7. Yung mag-aalaga lang kay baby or titingin lang kay baby from 6 p.m. to 3 a.m. Kaso lang, ang hirap maghanap. Ayaw namin kumuha ng stay-in na mag-aalaga kay baby. Kasi, ang hirap ngayon magtiwala. Ang hirap ngayon magtiwala, lalo na yung mga nababalitaan kung mga nawawalang bata, mga ganun. So, gusto namin ni Jam is yung babysitter lang na pagdating ng 3 a.m, pag out ko sa trabaho, pwede na rin umuwi. So, hindi pa rin kami nakakahanap, kaya nagta-time management kami ni Jam ngayon. Bukas naman off ko na Wednesday and Thursday, so matututukan ko si baby. Tapos si Jam, off naman niya is Saturday and Sunday. Kaya naghanap kami ng stay out na mag-aalaga kay baby for 3 days lang in a week. Kasi 3 days lang naman yung pares kami magtatrabaho sa gabi. Buti na lang magkaiba yung off namin ni Jam para magtitingin kay baby ng 4 days in a week. Nga pala kanina, may nagpa-back to zero kay Jam. Taga KS7 lang din. Thank you po, Miss Renali Makakado. Thank you for availing our back to zero. Kasi, yes si ma'am, malapit na rin siyang manganak. So, I'm not sure kung ilalabas ko itong video after or before niya manganak. Pero ang due date niya kasi is January. So, bago siya manganak, is nagpa-back to zero siya. Which is what we advise sa mga may babies or magkakaroon ng babies. Kasi yung back to zero, siya yung parang fog na nagsasterilize or nagsasanitize sa kwarto
So, yung mga kasulok-sulukang ano, areas na hindi natin maabot, naaabot yun ng fog na galing dun sa back to zero machine. Yun din yung ginawa namin bago ako manganak. Kaya thank you po ma'am and God bless sa panganganak po. Ngayon, sineset up ko na yung mga tools ko kasi maya-maya maglalagin natin. Maglalagin din mamaya si Jam. Kaya magkatabi kami dito. Doon yung PC niya. Okay naman kahapon yung first day ko sa trabaho. Okay naman. Smooth naman. Kahit wala akong refresher, bumalik ako sa trabaho from maternity leave. And pagbalik ko walang refresher. Pero, caring naman. Alam mo yung bago ko mag-start, wala talaga ako maalala. Tapos, nung nandyan na yung client, automatic na lang naaalala ko yung mga pinaggagawa o pinagsasabi ko. Kasi naman, 1 year ko rin naman siyang ginawa. Kaya parang nakasanayan na. 4 minutes. So, babalikan ko na lang kayo mamaya. Magkatrabaho muna ako. Yay! Maaga kami naka out sa work. Actually, 30 minutes lang ako nagtrabaho. Pinag-video kagad kami. Ang galing talaga ni Ama, no? Yung parang, ano, iniisip mo, paano natin gagawin na parehas tayo na may trabaho ngayon? Sino mag-aalaga kay baby? Tapos biglang bibigyan tayo ng ganun yung VTO, no? Ang galing. So ngayon, out na si Mami. Siya na mag-aalaga kay baby. Uubusin ni Mami yung kamay mo. Uubusin ni Mami yan. Kainin ko yung kamay mo. Pag kinain ko yung kamay mo, wala na ikaw kamay. Kakainin lang ni Mami. Ay, sinasabunuta mo na si Mami mo. Ano? Daddy, sinasabunutan na ako. Ha? Ayun, sinasabunutan na ako. Sinasabunutan ka? Daddy. Bakit nalalabunot ang baby? Aray. Okay, aray na. Nananabunot ka na. Oh, no, no. Don't hurt Mommy, okay? Laging love-love lang si Mommy, ha? Ano? Kainin ko yung patang yan! Kainin ko yung kamay mo! Ang dal-dal mo! Aray ko sinipa na yung Mommy niya. Aray ko sinipa na si Mommy. Kainin ko yan? Kainin ko yung kamay na yan? You want me to eat that? Inibigay mo yung kamay. Aray ko. Ayaw. Sumagot sa lahat. Ba't ganyan yung tsura mo? Tamad humawak? Hawakan mo, nak. Ano yan? Naiinis na. Hindi niya kasi makagat. Tumi, baba. Baba niya. Tingnan niyo yung baba niya. Ang kaganyan lang yung baba mo, nak. Bad trip na dahil hindi niya makuha. Ayan na, oh. Ayan na. Ayan, gusto niya yung kinakagat niya. Malambot to guys, para ano siya kasi, teeter. Yan, tahimik siya.
Pag natatanggal sa bibig, nagagalit. Ayan na. Tahimik lang siya. Pag natanggal na naman sa bibig niya yan. Oo, oh, tina mo. Antok na antok. Tina mo, tulog na siya. Gusto kong try talaga na mag-edit dito sa PC. Right now guys, naghahanap ako ng mga ma-edit para maging productive naman tayo today. Kasi wala tayong ano, wala tayong work. So habang tulog si baby, para nakakapag-edit ako habang tulog si baby. Gusto kong try mag-edit dito sa sa PC. Kaso lang mas handy kasi yung pag-edit sa cellphone. Kasi bukod sa yun ang nakasanayan ko, habang natutulog yan, dumidede sa akin. Nakakapag-edit ako kahit na dumidede siya. Naghanap lang ako ng mga clips na i-edit ko. Buti na lang marami akong clips na nakukuha o ginagawa simula noong October. Hindi lang talaga ako makapag-edit dahil si baby, mas siya, alagain siya noong mga first 3 months. Pero ngayon, most of the time, tahimik na siyang matulog. Tsaka, eventually din, pag nanay pa, pag meron ka ng routine, nakakasanayan mo na, nakakagawa ka na ng ibang bagay. Pero yung mga first weeks, talagang puro baby lang, puro tutok lang kay baby. Pero pag may routine ka na, tapos lagi nang paulit-ulit na lang yung ginagawa mo, makakapagsingit-singit ka na ng mga pag-edit-edit, gano'n. Kung puro baby ng anak ko, susmi. Anak ko ba talaga yan? Tulog na alaga ko. So, kakain muna si Mami. It's already 1 a.m. 1 a.m. na. Tawa ng tawa pa to, oh. Pero natulog yan kanina, mga 8 o'clock. 8 p.m. to 8 p.m. to 12:30. Kakagising lang niya ng 12:30 a.m. Kasi siya, nag-poops. Kaya kagigising lang niya. Ayan. Hindi ko na napagpatuloy yung vlog kasi kanina sobrang busy kami. Sumasabay sa akin si baby ng puya at si mami kasi nag-edit. Saka nagsusort ako ng mga videos. Itong si baby, sumabay naman, nagising. Tutulugin ko na ulit. And ganito na lang ang ating vlog for today. Good night!